Ah, kung mapanood natin kanina, yan yung temple background natin. Mayroong palaging nag-umingay, kumakanta. Welcome dito sa ating munting channel, Kapitan Ed. Ngayong araw na ito, i-explore natin sa ating vlog na dito sa isang isa sa mga matandang temple dito sa Japan. Dito sa lugar ng Choshi. Ito yung Buddha, kung makita natin. Malaki ang Buddha at saka yung temple nila. Ngayon marami na nagsinating ang tao dito. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, siyempre huwag kalimutang mag-subscribe at i-share at like ang ating video para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload natin araw-araw. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Kaya tayo na, pasyalan na natin ang temple na ito para mapanood ninyo at may share sa inyong mga kasama. Ito yung entrance ng temple. Kita natin. Yan yung nakaharang kung iba yung asantos sa kanila. Ayan. Ayan yung sa gate ng old temple. Ngayon, pasukin natin hanggang doon sa itaas. Ngayon, umaga pa kasi, wala masyadong mga tao. Mamaya, marami ang mga tao dito. Araw-araw ito nilalagsak. Ito yung parking area. Yan doon. Malaking area yan doon. Ito rin dito, pag may mga activity sila, dito yun na ginagawa ng mga sayawan o may mga tinda na konti. Dito kasi ang pista dito is August last week. Ito yung dito ka may tubig dyan, pwede ka mag-wish. World Travel in Choshi. Ayan yung lugar natin. Ayan, yung barrel nila. Ayan yung temple. Dito naman yung kampana o yung bell nila. Parang notification bell sa ating YouTube channel. Kalumayan. Kung hindi natin hindi tayo magkamali na sa 100 or 2 years mga ganitong bagay kasi. Dito naman yung candle lighting. Ikaw ay mag-wish. O mayroon ang pumupunta kasi may. Maliliit kasi yung mga kandila dito. Ganyan yung style.
kung meron kang namatay na mga pariente, dito mo pagdasal sila. May mga wish ka, open mo yung itaas. Ito yung Buddha. Malaki ito, nasa six meters or 8 meters. Tingnan mo yung asahe ng kanyang kamay. Ano sa palagay niyo? Walaan niyo kung ano ang ibig sabihin. So, lahat. Kailang lahat yan ng mga Japanese character. Hindi natin alam kung paano natin babasahin niya. Ito niya. Hindi na tayo mapasok kung sa loob baka hindi tayo pahintulutan. Hindi natin alam kung bawal ba dyan. Wala na kasi nagdasal. Ito lang natin ito dito. Meron na mga nagkiratingan na magdasal, mag-wish ng kanilang para sa kanilang pamilya or cute-cute. At napakaganda lang. Yan nakatira yung kanilang parang pari. Mayroon din sa ilalim dito, mayroon din ang tiritirahan. Pag ikaw ay pumapasok dyan, pwede ka mag-drop ng coins o magdasal ka at mayroon din mga bibilihin dyan na mga souvenir or mayroon din tinatawag dito, bibili ka tapos pag makabili ka na, basahin mo yung kalagay sa hula ng inyong buhay. Yeah. Marami dito mga mayayari na kung marami kang matutunan talaga. Yung iba dumadaan dito ang dala ng pasyal-pasyal lang. Ayan, kung mapanood natin kanina, yan yung temple background. Mayroong palaging nag-umingay, kumakanta. Siyempre, bago po natin tapusin ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating video para maraming magpapanood at ma-share nila ang isa sa mga lugar ngayon na ating na-explore dito sa Japan. Ito ay sa lugar ng Choshi, Chibaken, Chibaken Prefecture. Marami na ang nagsisatingan dito. Kung sila ay magdasal o ihiling ng kung anumang mga dapat hinilin sa kanilang sarili at kung ano ba. Mayroon din magkaramihan dito nag-wish talaga. Kagaya rin sa atin dyan sa Pilipinas. Punta tayo sa simbahan o church. Magdasal tayo. At dito may mga bibilihin silang pwede ka mag bilang papel o merong nakasulat dyan sa inyong kapalaran. Kaya dito dinadagsa. Napakalayang lugar. Mga biyahe pa ng at mga 2 oras o 4 oras dito lang dinadayo dito na lugar. Kasi marami kasing pupuntahan dito.
pagkatapos dito, puntahan ka na ang tabi ng alaga. Tingnan ninyo, yan yung nagkakarangang mga candle. Ganyan yung kandila. Sabi nito sa ayan, may vlogger din. Okay, thank you for watching. Hanggang sa susunod na iba natin video na i-explore natin na lugar dito sa Japan. Maraming salamat.